Ang haba ng property, yung depth niya nasa 20 meters. Tapos ang lapad dito sa side na to, mga nasa 3 meters. Ito yung lanay, ganyan. Ang ganda ng location ng house na to, dito sa Havila Taytay. Parang nandito na lahat. Mayroong schools, commercials, and then malapit lang itong house and lot na to sa amenities. And then yung clubhouse, swimming pool, and then basketball court. Tara, simulan na natin. Hi, what's up everyone? I'm Edelbert Halos and welcome to another episode po this week. Yan guys, narito po tayo ngayon sa Havila Taytay Rizal kung saan meron tayong panibagong single house and lot na ipipictured sa araw nito. Yan guys, ito yung ating single house and lot. As you can see, ito po yung pasad ng property. Ito yung master bedroom. Meron siyang balcony dyan. And then dito sa side na to guys, sa aking kaliwa, meron tayong large and solid main gate access natin for two-car carport. And then dito po sa aking kanan, ito yung inyong pedestrian gate papunta po sa inyong main door. Specs of this property, lot area is 280 square meter, floor area is 393 square meter, 5 bedrooms, 5 toilet and bath, 2 carport, 1 maid's room, 1 driver's room, and 1 toilet and bathroom. Bago tayo pumasok sa loob, dimensional ang property. Yung frontage po natin is 14 meter. And then yung ating depth dito sa house and lot is 20 meters. Now guys, let's begin our open house tour. Yan guys, pagpasok mo dito sa pedestrian gate, pero close ko po muna ito. Ito yung inyong pathway papunta sa porch and main door. Dito sa kanan ko, may landscape garden ka. Then ito yung side na to, papunta po dun sa inyong backyard and then lanai area. Sa aking kanan, may landscape garden po kayo dito. And then, itong side na to, ito yung two-car carport. Ngayon, i-check po muna natin dito sa side ng carport. Yan guys, ito yung haba and then yung lapad itong carport. Imagine nyo guys, oh, kahit yung SUV or van, kasyang-kasya dito. Dito sa carport. Then, naka-extension siya. Protection sa init saka sa ulan. Tapos ito yung na-mention ko kanina sa inyo. Na large and solid main gate natin. Steel. Solid wood. Yan guys, bago tayo pumunta doon sa house and lot, ikutin po muna natin yung exterior ng house and lot na to. And then, dito tayo sa side na to. Ito kanina yung pocket garden natin. Pathway papunta sa inyong porch and main door. Then yung another landscape garden natin dito sa side na to. Tapos meron ka ditong faucet. Yan. Ito yung side or kabilang side ng property. Estimate you guys mga nasa 3 meters yung lapad niya. Tapos na-mention ko kanina, yung depth nito is nasa 20 meters. Mayroon ka na ditong garden sa side na ito guys. Yung fence mo, yan, mataas siya. And then ito yung side ng property. Yan, as you can see, 4 panel of window. Yung pasa dito sa gilid na to. Mayroon ka ditong, yan, nakalak lang ha. Doon na natin check-in mamaya. Itong sliding glass door na to, papunta yan dyan sa inyong dining area at ito yung lanai area guys. Yan, lapad niya. Pwede mo pang extend yung dining area. Lagyan mo lang siya ng bubong. Depende sa magiging design niya. Yan guys, ikot tayo. Tapos ito yung backyard ng property. Naka-extension yan. Tapos kung mapapansin mo dito, may modern light and then
solid wood yung ginamit dito sa taas. Dito sa side na to, ito yung papuntang maid's room, and then driver's room, saka yung laundry area, and then everyday kitchen. Pero bago natin puntahan yan, meron pa tayong another sliding door dito, guys. Yan. Yan. Papunta to dito sa inyong dining area, kitchen. Pero mamaya natin pasukin. Dito po tayo. Continue tayo dito. May steel gate ka. Ito yung driver's room. May mga gamit lang yung ating nagbabantay dyan. Huwag na muna natin i-check. Then ito yung backyard, guys. Yung pasad ng property dito sa likod. Lagyan mo lang ito ng extension for canopy, protection sa init sa ulan. Yan. Meron tayo ditong water tank, water pump. Siyempre, hindi naman naiiwasan na minsan is na humihina yung tubig. And then, mas maganda yung prepared tayo. Meron na tayong ipon na tubig pagdating ng panahon. And then, itong area na to is laundry area. Ito yung faucet. Yung outlet mo dito, guys. Oh. And then, itong pinto na to is for maid's room. Tara, pasukin natin. May cabinet. Tapos yan. Meron na rin siyang tawag dito? Bed frame. Yan, tama siya. Okay, thank you. And then guys, doon sa driver's room and then maid's room, wala silang toilet and bathroom doon sa loob. Dito siya, may common. Ito yung shower. Toilet mo is posy. Tapos yung sink. Then guys, itong pinto na to, papunta to dito sa inyong kitchen area. Mamaya natin pasukin yan. Ito yung everyday kitchen. Yung countertop niya dito is a 20 by 20 ceramic tiles. Sliding glass window. Yan, makikita mo yung kitchen area doon. Tapos dito, yung drawer mo, naka-tiles yung ilalim. May outlet ka sa side na yan. May outlet ka dito. Yan, ito yung storage area. Yan, ito yung other side nung lanay area na dito tayo sa everyday kitchen. Yan, labas na tayo dito. Ito yung steel gate. Papunta tayo dito sa carport. Yan, ikot ka dyan sa side na yan para makita nila kung saan tayo nanggaling kanina. Yan. Ito na yung two-car carport. Ito yung large and solid gate natin kung saan tayo nag-start kanina. Yung pocket garden, porch area. And then guys, nandito na tayo ngayon sa large and solid main door natin. Now, let's go inside of this property. Yan guys, upon entering this home, close ko muna ito. Living area. We have a 4-panel of sliding window. Pag inopen mo ito, yan, papasok yung sariwa at maliwalas na hangin. May malaking open space dito sa side na yan. 2-panel of sliding window. Facing naman po siya dito sa porch area,
kita mo yung street ng property and then yung landscape dito sa side na to. Ito yung mga outlet mo. High ceiling, naka-drop ceiling, may mga pin light, and modern light. Yan guys, continue naman tayo dito sa location na to. Ito yung provision mo for dining area. It's good for 6 or 8, depende sa'yo. Sliding door, papunta dito sa inyong lanai area. Yan guys, oh. So, sa dining area mo, tapos may lanai area ka na ganito kahaba at kalapad. Napakainam. Balik tayo sa dining area. Sa side na to, sa aking kaliwa, ito yung kitchen area nyo guys. Tapos dito sa aking likuran, may another sliding glass door ka, papunta naman dito sa backyard area mo. Wow, ang aliwalas niya. Yan guys, bigyan ko po kayo ng idea dito po sa Habila. Ang Habila po is nasa 300 hectares. 3 municipalities po ang nakakasakop. Meron pong Angono, Antipolo, and Taytay kung nasaan po tayo ngayon. Ito pong Taytay natin is kung manggagaling ka ng Ortigas Extension, mas malapit in SM, Taytay. Kung ikaw naman po yung mga galing Upper Antipolo, Church, Robinson's Antipolo, meron din po tayong daan na gate sa Mission Hills. Kung ikaw naman po yung mga galing sa SM, Angono, pwede kang dumaan naman po para hindi ka matraffic sa highway dyan sa may Taytay, pwede kang dumaan sa gate ng Angono. 3 municipalities and then meron po tayong 3-axis road. Napakaganda. Yun po, napakaganda. Ngayon balik na po tayo doon sa loob ng house and lot. Yan guys, living area, dining area, and then siyempre, meron kang huge kitchen and beautiful kitchen na ganito kalapad, napakaganda ng pagkakadesign. Upper cabinet. Kitchen countertop mo is granite black kitchen countertop. Double sink. May sliding window ka dito to give natural light and good ventilation. Provision mo for cooktop, for rinse hood. Ito yung socket niya. And then, narito po yung yan. Yung butas niya. Ang ganda, no? Nilagyan pa nila ng design. Para hindi masyadong masakit sa mata. Yung, yan guys, continue tayo dito sa granite kitchen countertop mo. May mga outlet ka sa side na yan. Tapos dito, pwede yung breakfast nook. Nandiyan yung dining area mo. Pwede dito, prepared ka lang ng prepared ng pagkain. Tapos mabilis lang kunin. And guys, ikot ka dito para makita nila. Ito yung cabinet. Naka-tiles na sa dyan, malinis. Tapos dito sa side na to. Yan, oh, malinis din. May mga drawers ka. Itong pinto na to, ito yung papunta dito sa inyo. Everyday kitchen na kanina na chinek natin. Ito naman yung breaker. Then dito naka-provision yung refrigerator. Then dito sa pinto na to, meron ka ditong pantry. Yan guys, ito yung kitchen area mo. Ikot pa ulit ako para makita nila kung gaano kalapad at kaluwag at kaganda yung pagkaka-finish o pagkaka-design ng kitchen area niya. May backsplash ka dito sa side na yan. Yan guys, ito yung kitchen area, dining area, and then dito sa side na to, ito yung living area. Yan guys, dito sa ground floor, mayroon din siyang for elderly room or guest room. Depende sa inyo. Yan, ganito kalapad, saka kahaba, yung room dito sa ground floor. High ceiling, may mga pin light, modern light, sliding, window, tapos meron ka na rin grills. Yan, balik na tayo dito sa dining area. Yan guys, bago tayo bumalik sa dining area, meron nga pala tayong toilet and bathroom dito sa baba. Yeah. May modern light,
yung sa shower mo, shower enclosure, toilet, and then yung sink, yung mga ginamit o may HCG. Tama ba ako? HCG. Pwede na. Natawanan ako guys. Yan. Yan guys, we're done po dito sa ating ground floor. Ngayon, let's go upstairs and check naman po natin kung ano meron doon. Let's go. Yan guys, nandito ako ngayon sa landing between the ground floor and the second floor. Meron tayong 4 panel of windows sa side na to. Meron ng grills. And then, meron ka na rin screen. Yan guys, kung mapapansin mo, yung hagdanan natin malapad siya. Tapos, hindi pa sa ganung kahirap hakbangan. And then, yung steps natin is solid wood po siya. Then yung handle natin is solid wood din. And then steel yung nasa baba. Bakit ka ba bibili ng house and that dito po sa Havila, Taytay Rizal? Bukod lang po sa malapit sa mga commercial establishment, dito po sa loob ng Havila is may school po dito. Na dito pong San Beda School and Parep School. And then bukod sa malapit sa Ortigas Business District natin, malapit din sa BGC, dito po sa Havila is 24/7 security. Maganda ang community, maaliwalas, tahimik, and then sariwa pa yung hangin. Na dito ka nga sa Rizal, pero few minutes away ka lang po sa Metro Manila. Ayun, continue na po tayo. Yan guys, ito yung area na to. Ito yung family area. Yan, as you can see, yung lapad sa kalawak niya, high ceiling, may modern light, may pin light, sliding window, may grills. Saka ang ganda dito, meron ka na rin modern light. Yan guys, dito sa second floor natin, meron tayong 4 bedrooms and then 4 toilet and bathroom. Ito yung master bedroom, first bedroom, second bedroom, and third bedroom. I-check muna natin yung first bedroom. Yan guys, oh, ito yung lapad and lawak ng first bedroom. Meron kang 6 panel of sliding window. Meron kang cabinet. Yan. Sa cabinet natin guys, oh, ang kinis niya, nakaduko finish. May drawer ka sa side na to. Yan. I-close natin. High ceiling. May mga modern light, open light, modern light. Ito yung provision mo for aircon. Yan guys, oh, yung sinasabi ko sa inyo kanina na maaliwalas, tahimik, saka sariwa pa yung hangin. Ito yung subdivisions mo. Pag nandito ka, yan. Yan, ramdam mo yung pasok ng hangin, saka sariwa talaga. Mabango. Then, few minutes away lang po from Metro Manila. Yan, ito yung toilet and bathroom. Yan, ito yung toilet, shower, shower enclosure, yung sink, yan, naka-full tiles po siya. Then, ito yung may dalawang outlet dito. Yan, labas na tayo dito sa toilet and bathroom, ng first bedroom. Ngayon, tingnan naman natin yung second bedroom. Bali, bedroom 3 na po pala to kasi may first bedroom natin. It's nice to sa ground floor. Bedroom 3. Yan. Itong bedroom 3, itong side na to, spacing sa backyard. At itong side na to, facing naman po siya doon sa other side or other open space ng house and lot. 6 panel of sliding window, parang katulad din sa ating bedroom 2. Yan. Ganito yung lapad at lawak niya. Yung mga outlet. Mataas yung ceiling. May mga apat yung pin light. May modern light. Ito yung outlet mo para dito sa window type of aircon. Ito naman yung cabinet. Yan. May drawer dun sa baba. Nakaduko finish din po siya.
Itong pito na to, ito naman yung toilet and bathroom. Shower enclosure. Shower. Yan, sliding window. Yung mga pin light dyan. Yung toilet. Yan. Ito yung sink. Tapos, made of HCG. Yung tatak nung ano, o yung brand. Tapos na tayo dun sa bedroom 2 and bedroom 3. Check naman natin itong bedroom 4. Yan guys, or itong bedroom 4 natin, ganito siya kalapad sa kalawak. Ang kaibahan doon sa ibang bedroom, meron lang siyang malaking na 2-panel of sliding window, naka-facing siya dito sa kabilang side ng property. Ito yung mga outlet. Tapos ito naman yung drawer o yung cabinet. Yung drawer nasa baba. Yun, katulad din nung kanina, naka-duke of finish din po siya. Yan, ito namang pinto na to. Ito yung toilet and bathroom. Yan o. Parehas lang din yung design laki dun sa bedroom 2 and 3. Shower enclosure. Yung toilet niya. Saka yung sink. Tapos yung ginamit dito is parehas lang din yung tatak. HCG katulad kanina. Close ko nga itong pinto. Tapos dito guys, paglabas mo dyan sa bedroom 2, 3, and 4, meron ka ditong cabinet. Yung family area, then itong pinto na to, ito yung master bed. Tara, pasokin natin. Dito sa master bedroom, dyan ka lang. Ganito yung lapad niya, tapos yung haba niya. Ganyan, ikot tayo. Itong pinto na to, papunta to dito sa inyong balcony. And then, itong pinto na to, papunta dito sa walk-in closet, yung toilet and bathroom. Yan, tingnan nyo muna yung ceiling. May sliding window ka, and then another sliding window doon. Ito po is facing street. Dito pong mga bintana ito. Bintana na yan. Ngayon guys, check na po natin yung walk-in closet. Ito yung walk-in closet. Yan, naka-glass siya. Yan. Drawer. Hanggang dito yung walk-in closet niya. Mahaba siya. Then, ikot ka. Ito yung shower. Yan. Sarap ang shower. Yan. Shower enclosure. Yung toilet. Tatak ng toilet is cooler. And then, yung sink o floating vanity is cooler din. Then, meron ka dito bathtub. Ah, sarap mahiga. Yan guys. Tapos may partition ka dito. Vertical solid wood slat. Partition mo dito sa toilet, saka dito sa floating vanity. Naka granite countertop siya. Yan, may mga pinlight modern light. Tapos may 2-panel up, ano ka dito? Yung glass natin is panoramic. Yan, labas na tayo dito sa walk-in closet and toilet and bathroom. Ngayon guys, puntahan naman natin yung balcony. Ayan o, aliwalas dito sa area na to. Tapos, maririnig po mo po yung mga huni ng ibon. Then guys, we're done for today ang ating open house tour. Sana po naibigan niyo po ang bagong furniture na house and lot dito po sa Habila Taytay Rizal.
Pwede niyo po akong tawagan o i-text sa number na ito para mapag-schedule tayo ng site viewing o site tripping para po makita niyo po ng personal. And please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button for notification para lagi kayo makareceive o makatanggap ng mga bagong pinipictured na house and lot dito po sa Metro Manila and Rizal area. Again, this is Adalbert Talos, helping you find the home that's meant for you.